Ang lahat po ay inayayang lumuhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katawan nating Apo Konjun. Buti ng Ama kay dakila niya. Tunay nga kapag siya'y nasumpungan, sino ang di magbabagong buhay? Kapag siya ay naramdaman, sino ang di masisiyahan ng kalooban? Kapag hindi nga siya nakilala, tunay nga hindi magpapatotoo na kung sino siya, kung sino siya bilang Ama ng lahat. Ngunit kapag nakilala't nadama mo siya, magpupumiglas ang damdamin mo para ipagsigawan siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag yung katotohanan, walang masamang tao. Sa totoo lamang po, wala namang masamang tao. Kaya lang sumasama ang tao, pinananaig niya yung isip niyang masama. Pero walang masamang tao, sapagkat ang tao lahat ay may kabutihan. At kapag nanaig lamang yung kasamaan, dahil yung isip niya hindi niya mapigilan, pinananaig niya, pinangingibabaw niya yung pag-iisip niyang bulok ang laman. Ngunit kung lahat ng tao ay babawiin sa kabutihan yung pumapasok sa isip na hindi mainam, walang gagawang masama sapagkat ang lahat ng tao ay mabuti sapagkat ang Ama ang pinagmula ng tao, hindi demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Nilikha ng Ama ang tao na kawangis niya sa pinagmulang alabok. Na yung alabok na yaan ay paano ba nabuhay yan? Pinaspas niya ba? Hindi, hiningahan niya. Sa makatwid, ang kanyang hininga, ang kanyang espiritu ang bumuhay sa tao. Kaya kung lahat lamang ng tao ay nasa katotohanan ng Espiritu Santo, walang masamang tao. Lagi niyong tatandaan, walang masamang tao. Tao, kaya ka lamang sumasama sa isip mong masama. Na kapag di mo napigilan, damdamin mo rin na sasaktan at sumasama ang iyong gawa. Ngunit kung pumapasok lahat sa isip ng tao ay mabuti, tao, sadyang magiging mabuti ka. Buhay ba ang Ama? Kaya ang panyaya ng Ama sa mga anak niya, laging siyang pakinggan ang mga aral niyang pagnilayan upang di maibsan ang kabutihan, kundi lahat ng kasamaan siyang maparam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Yaon ang sa tuwing pagbati ng ibinaba ang anak na isinilang sa lupa upang magkatawang tao, ang pagbating sumayin niyo ang kapayapaan. Sapagkat ang pagbating yaon na kapag pumasok sa tao, makapapakinig sila ng tama at marapat at mapagninilayan nila ang pinakikinggan nila sapagkat nasa kanila ang kapayapaan. Ngunit anuman ang naririnig mo't nalilito, nagugulumihanan ka, masama ang laman ng isip mo, walang papasok na mabuti't banal na aral. Kaya nga ang sandali ay laging pinapapanaig ng Ama ang kapayapaan. Bawat sandali, kapag nanaig ang kapayapaan, walang taong magiging masama. Halina, mga minamahal, lagi niyong itanim sa isip niyo, mabuti kayo. Lagi niyong tandaan,
anak kayo ng mabuti, kaya dapat kayong maging mabuti. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mula sa Eklesiastiko, huwag mong ipagpalit sa salapi ang iyong kaibigan. Kahit sa pinakamainam na ginto, ay huwag mong ipagpapalit ang isang tunay na kaibigan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong makatagpo ka at magkaroon ng isang matalino at mabait na asawa. Higit pa sa ginto ang alindog niya. Huwag mong pagmalupitan ang isang alilang tapat o ang isang upahang mapagmalasakit. Mahalin mong tunay ang isang mabuting alipin. Huwag mong panghinayangang siya'y palayain. Alagaan mong mabuti ang iyong mga hayupan at ipagpatuloy mo ang pag-aalaga niyon kung pinakikinabangan mo. Mayroon ka bang mga anak na lalaki? Sanayin mo sila sa mabuting asal. Turuan mo silang maging masunurin mula sa pagkabata. Mayroon kang mga anak na babae? Pangalagaan mo ang kanilang kalinisan. Huwag mo silang palalayawin ng labis. Pag nag-asawa ang iyong anak na babae, natapos mo na ang isang mabigat na sagutin. Ngunit sikapin mong ang mapangasawa niya ay isang karapat-dapat na lalaki. Mayroon ka bang mabuting asawa? Huwag mo siyang hihiwalayan, ngunit huwag mong ipagkakatiwala ang iyong sarili sa isang babaeng hindi mo mahal. Igalang mo ang iyong ama ng buong puso mo. At huwag mong kalilimutan ang naging hirap ng iyong ina sa iyo. Alalahanin mong kung hindi sa kanila, hindi ka magiging tao. Hindi mo matutumbasan kailanman ang ginawa nila para sa iyo. Matakot ka sa Panginoon ng buong puso at igalang mo ang kanyang mga saserdote. Iyon yung panahon na ang mga saserdote ay sinasamba't ginagalang ng mga tao sapagkat ang tingin nila sa kanila ay gawa ng Diyos. Ngunit ng panahon ng Kristo, yun ang mga kalaban at kumalaban. Bakit? Sapagkat di nila matanggap, di nila maunawaan ang tunay na matuwid na kanilang gawa, na kanyang gawa. Ibigin mo ang dakilang lumikha ng buong mong lakas at mag-abuloy ka sa ikabubuhay ng kanyang mga alagad. Matakot ka sa Panginoon at igalang mo ang kanyang mga saserdote. Ulitin natin, huwag ninyong masamain at mag-abuloy ka sa ikabubuhay ng kanyang mga alagad. Bakit ngayon kung ano-ano sinasabi ng tao? Nagbibigay nga marami namang sinasabi. Di ba maliwanag ang katotohanan? Mag-abuloy ka. Ngunit hindi naman ibig sabihin ay ang lakas mo, ang lahat ng pwersa mo, ibigay mo. Ang sinabi lang, mag-abuloy ka. Mga minamahal, huwag kang makikipagtalo sa madaldal na tao. Lalo lamang, ginagatungan mo ang kanyang kadaldalan. Huwag mong pagtatawanan ang taong walang modo. Kung hindi mo nais na pati ang mga nunu mo'y lait-laitin niya. Huwag mo nang kagalitan ng isang nagsisisi na. Alalahanin mong tayong lahat ay nagkakasala. Huwag mong hahamakin ang isang tao dahil sa kanyang katandaan sapagkat mayroon din sa ating tatandang tulad niya. Huwag mong ikatuwa ang pagkamatay ng isang tao. Alalahanin mong taong lahat, mong tayong lahat ay mamamatay. Huwag mong hahamakin ang pangaral ng marurunong. Pag-aralan mong mabuti ang kanilang mga kasabihan. Makapupulot ka roon ng maraming karunungan at magiging handa kang maglingkod sa may kapangyarihan. Buhay ba, Ama? Kung lahat lamang ng tao ay matuwid na tatanggap, sa katotohanan sila ay lilingap, walang taong magiging huwad. At kung lahat lang ng tao ay makikipagtotoo sa larangan ng kabanalan at natututunan ay isa sa buhay, walang taong lalabas na masama. Ngunit ang sadyang tao nga ay marupok sapagkat nagmula sa alabok. Kaya naman itong amang matibay sa lahat, ibinaba ang magpapatatag. Kaya't kung ang lahat ng tao ay tatanggap, sinong marupok?
at sinunglampa sa kanyang mga anak. Walang hindi siya mapatitibay, walang hindi siya mapatatatag, sapagkat siya ang daan ng katotohanan ng lahat ng kulang sa tao'y kanyang mapupunuan. Halina, halina, halina mga mahal, magtanto kayong lubos sa lahat ng tinuran, bulay-bulay ng inyong kaisipan at suriin nyo ang pinakamainam na marapat nyong iwanan kung hindi nyo lahat mawawaan upang ito ang inyong pagiging marapating isang pagninilayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Tunay nga, ang lahat ay makukuha sa pagiging matapat. Makakakuha ka ng lakas, makakakuha ka ng tapang, makakakuha ka ng pag-asa, makakakuha ka ng ligaya, makakakuha ka ng saya, makakakuha ka ng buhay, makakakuha ka ng karunungan sa Diyos na pagkukuhanan mo ng lahat ng iyan. Halina, siya lamang magbibigay niyan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hanapin mo at lapitan na siya nang masumpungan mo ang kaukulan niya. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Huwag mong itatanim sa kalooban mo ang bawat sala ng isang tao at huwag kang gagawa ng anuman sa simbuyo ng damdamin mo. Ang kapalaluan ay kinasusuklaman ng Diyos. Kapwa rin nila sila napupot sa pang-aapi dahil sa kasakiman, kapalaluan at panggagahis, bumabagsak ang mga bansa. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang pawang katotohanan, kundi sa mga tusot palalo, walang bansang mahira. Sapagkat lahat ng bansa ay may kayamanang inilagak nilaan ang Ama sa lupa. Ang bansang Pilipinas ay napakayaman, kaya lamang maraming buwaya sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam nyo ba yung buwaya? Yung crocodile. Malaki ang tiyan. Yun, buwaya ang taong sakim at palalo. Buhay ba ang Diyos? Hindi nagkakasya sa kanya yung karampot. Hindi nakukontento. Yun yung mga tinatawag na palalo, hid-hid sa kagustuhan ng sanlibutan. Sasabihin ng tao, kampante na ako, kontento na ako sa ganito. Ba't ko eka pipigilin yung pagpapala sa akin ng Diyos, binibigay yan. Tama, pero pasubali nga niya, kapag labis, hindi na yun tama. Buhay ba ang Diyos? Sa katotohanan lang eh, hindi naman nagsasabi ng totoong mga tao, ano ba nga ang totoong gusto, bakit gusto pa yun, gusto pa yan, gusto pa yan. May katwiran lang ang lahat bilang tao. Ngunit ang tunay na katwiran ng Ama, di nila maarok, di nila maabot. Ano ba ang tunay na katwiran ng Ama? Anak, pagnilayan mo ng panahon ni Moises, nagsabog ng karne, ay ng mana. Anong ginawa? Binili na ng mga kukuha. Ito lang eka ang kunin nyo, ang kakainin nyo sa ganitong araw at huwag lalagpas sa ganon ang mga sakim. Nag-imbak, labis-labis. Nung sumapit yung araw na sinabi ng Ama na hanggang doon lang, nang babuksan nila ang kanilang naitabi, puro amag. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan. May mga taong sa labis na pera nabubulok na lang. Sasabihin mabait, ba't hindi pamigay kung tunay na mabait? Kung tunay kang mabait, pag nakikita mo yung kapwa mo, at saka hindi mo na ipagmamagaling, ipagyayabang, bumaba ako sa isang mahirap, pinakain ko ng ganyan. Wala nang nakakaalam nun, ikaw na lang at ang Ama. Yun ang tunay na kabutihan at kabait ang ginagawa, lihim sa puso
nakikita at nadadama at ang ama nakakakita. Buhay ba ang ama? Kaya kapag yan ay nasunod ng mga tao, wala nang hindi totoo. Ang kapaluluan ng tao ay nagsisimula sa pagtalikod sa Panginoon. At yan ang pawang katotohanan. Kung kilala mo ang ama, hindi mo kikilalanin ang gawa lamang ng kapwa mo at ang sarili mo, kundi higit mong kikilalanin ang magagawa at gagawin ng ama mo sa buhay ng kahit na sino. Buhay ba ang ama? Kaya nag-aaral ang tao sa banal na aklat, banal na aral, banal na pangaral, para matuto, di ba? Hindi para makipagtagisa ng galing, hindi para makipagpaligsahan, hindi para makipagdebate, hindi para mapakitang magaling matalino ang tao, kundi para magsabuhay at matutunan lubos kung anong kalooban ng ama ay madamat makilala pa nila. Kaya ang sumusunod sa gayon, natututo man din ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? Huwag mong ipagmarangya ang iyong talino, nakatalinuhan na pagtupad mo ng iyong tungkulin. At huwag ka namang magmamaang-maangan at magmamataas sa panahon ng pangangailangan. Higit na mabuti ang manggagawang nananagana kaysa hambog na pagalagala, ngunit pagkain may wala. Buhay ba ang ama? Lahat ng mga nakatala sa banal na aklat na ito'y tunay na nagaganap sa tao sa lupa. Subalit hindi ito mapapaniwala ng hindi totoo, sapagkat itatatwa nila hindi yaan tama ang bibig kasing panandila. Subalit sa ama, hindi niya yung binaba para ito'y ipagkabula, kundi ito'y ginawa para mapakita at mapatotohan ng walang pagkabula. Buhay ba ang ama? Mga minamahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasi yahay inyong kamtan, kapayapaan ay manahan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ano pa, habang ikay pinagbibigay at pinagtitiwalaan, lalo ka namang nagpapakababa sa amang mahal, sapagkat ang iyong kababaan at pagpapakababa, tanda ng pagtalima mong tunay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. O ama at ama nila, tinuran mo't tinudlo mong marapat ang mga aral mong binitaw at binigkas siyang marapat nilang pakinggan at limiing ganap. Kung magkagayon ngang kung sila'y may pandinig, sila'y nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Bakit nga ba ganyan ang pag-uugali ng tao? Kapag kilalang masama, kahit na nagbabago na, hindi pa rin makita yung pagbabago, nakita pa rin yung kanyang kasamaan. Subalit ang taong totoo, hindi mali ng kapwa niyang lagi niyang nakatuong pinapansin, kundi yung pagbabago niya. Kaya naman dahil ikay nasa pagbabago na rin, at katulad mo silang nagbabago, at bagong buhay ka na nga matatawag ng ama, binibigyan mo ng pagpapatibay ang kapwa mo nagbago at nagbabagong buhay. Sapagkat, alam mo kung papaano kahirap ang magbago. Kaya nadadama mo yung kapwa mong nagbabago. Sapagkat alam mo kung paano pinakikibakahan mo para labanan mo yung pagbabagong buhay. Kaya ang kapwa mo nagbabago, binibigyan mo ng pagkakataon at ikaw mismo ang tutulong at dadamay sa kanya dahil naranasan mo mahirap ang magbago. Buhay ba ang ama? At yun ang pawang katotohanan, kapag nasa pagkatao ka ng pagbabagong buhay, ang lagi mong isasalang-alang ay ang ama, hindi na ang sarili mo. Kaya yung mga nakikita mong gustong magbago, suportado ka sa kanila. At hindi yung sinusuportahan mo kung sino lang ang sa iyo. Buhay ba ang ama? Lahat ay gagawin mo para sa pagbabago ng kapwa mo. Sapagkat alam mo kung papaano nagbago ka,
at kakibat mo'y Ama, hindi ka pababayaan habang tinutulungan mo rin ang kapwa mong nais magbago. Nawa, masuri niyo ang katotohanan, marinig niyo ang pawang lubos na sa timo ng puso't isip niyo'y makapanahan itong ganap. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Sabi nga, gulong man pagka, laki-laki pagka, tigas-tigas at kay ganda. Pag lagi mong niragasa at hinilahod mo sa batuhan, madaling magasgas at pumutok yaan. Ano ba ang ibig ituran? Matibay man, nadamdamin, at isipang matapang, kapag lagi mong inasaryan, aaldag din sa'yo at lalabanan ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang lahat ay may hangganan, wika nga ng Ama. Kung ako anak ko'y kinalus ko ang di tama at marapat at ayaw kong lumiligwak, kaya lahat ng ditumpak aking inaalis sa aking nilalakad at hinataha. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung alam lamang ng tao kung papaano ang kalooban ng Ama, gagawin ang tamat pamamaraan niya ang hahanapin. At kapag nasumpungan ito, okay, sarap mo siyang paghandugan ng marapat at tumpak mong gawa. Kaya masasabi mo, O dakila ka sa buhay ko, abang aking nasumpungan na kay luwat kong naramdaman, ang ako'y walang kabuluhan sa buhay na tinahak ko. O kay sarap mong kapiling na di batid ng sinuman, na sa'yo ay malayo at di ka maramdaman. Pagkat hindi nga matuwid na masumpungan ka ng lahat, kundi ang sa'yo'y maghahanap at sa'yo ay lalapit na ganap. O Ama ko, o Aba ko, sa puso ko'y manahan ka, sa isip ko'y buhayin mo, patuloy ang aral mo. Huwag mong hayaan at tulutan na mawalay pa ako, kundi patuloy mong sa'kin ibahagi ang talino mo. Kay sarap mabuhay sa piling mo, Ama, bilang Espiritu na handog mong totoo, kailan may hindi nagbabago ang kapangyarihan mo. Walang makatutulad sa'yo, maging sinumang tao sa mundo. Katotohanan lang ang aking tinuran, yaon ang sa tuwing ay alay mo sa tao. Kaya't kung makikinig lamang, sino ang mawawala? Sino ang malalayo? Sino ang maliligaw? Kung apuhaping tuwiran sa puso'y mananahan, yaong pagmamahal mong wagas tapat kailanman. Katotohanan lang ang sa'yo'y alay, mga pangaral mo, tunay na kay inam. O aking Amang mahal, ay sarap mong paglingkuran, wala kang ando na sipayo kailanman, kundi bagos mga tao na kapwa rin tao ng iyong mga anak ang nagdudulot ng sipayo. Kaya't di marapat
matanggap sa lahat ang bawat alay ng taong wala, matwid na katwiran ng mga nilalang na ikaw ang hanap. Naganap kang tinanggap at nagsusumaki na sa'yo ay maglingkod, na ikaw ang pangunahin, kaya't ang lahat, ama ko, kilala mo nga silang ganap. Iyong pagtibahin, iyong ganap lingapin, at huwag kailanman sa'yo'y mawawala. Panglubusan, yamang sila'y ikaw ang nasumpungan, ang may pandinig sa awit kong itong matwid ay nakarinig. Nekaramenea hana, Nekaramenea hana, Nekaramenea hana. O aking ama, matwid mong binibigay ang lahat at dapat mong binibigay sa iyong mga anak na naganap na tuwiran. Subalit, wika mo nga, saan mang bansa, anumang dako, saan mang sulok, anumang lalim, anumang taas, ikaw lamang ang makaaaro, makararating, makakagalugad. Kaya't ang iyong espiritu na taglay sa mundong ito, hanap ay totoo para ilagak sa iyo. Kaya't kung papaano ang bawat anak mo na nalikom kung ganap o pang maging ganap sa iyo, naririto at naririyan saan man dako magtungo ako bilang espiritong hinayo mo, ibinaba mo sa mundong ito. Binibigay ko silang lahat sa iyo at pinagkakatiwala ko sapagkat sila'y kilalang kilala mo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Sige nga. Sabi nga, binabaybay mo pa lang ang simula. Hindi mo pa natatapos, may iba na naman siyang ibibigay. Paano mo malalaman ng Diyos mo ay buhay kung hindi mo siya maramdaman at di mo siya dinadama? Samantalang wala naman siyang katapusan na paghahandog at nagbibigay kanino man. Sige nga po. Sino bang nagsabi tao na, ay, tapos na, hindi na magbibigay ang Diyos. Hanggang dyan na lang ibibigay niya sa iyo. Yung tao ang nagsasabi nun, tiyataningan kita ka 3 buwan. Tumisan, yung nagtaning, yun ang namatay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oo nga. Bakit nga ba hindi totoo yan? Eh, yan naman ang nagaganap sa lupa. Tama baga. Kaya, mga minamahal, kung nakakakita kayo ng kapwa niyong nanghihina, magpalakas kayo. Kung nakakakita kayo ng kapwa niyong duwag, magpatapang kayo. Kung nakakakita kayo ng kapwa niyo na didimlan, tumanglaw kayo. Kung nakakakita kayo ng kapwa niyo kahabag-habag, maawa naman kayo. Buhay ba nga, Ma? Kaya, kung ito'y ginagawa nyo, patotoong sumasay nyo. Ang di nyo nakikita, ngunit kasama nyo, banal na espiritu. Pagharian kayo. Nekaramaniyana. Buhay ba ang Diyos? Sabi nga, ano man ang mga gadget ngayon, nakakabuti yan at nakakasama. Sa Facebook, pagka mahilig kang mag-Facebook, lumilipas ang oras, di mo alam,
Pero chismisan lang naman ang ginagawa. Siraan ng siraan. Subukan yung sa Diyos kayo manahan. Nalilipasan din kayo ng oras, hindi nyo alam. Kaya lang, mabuti dulot sa inyo. Nakakabuti. O, sige nga. Noon may dumulog eh. Nagaganyan na halos yata. Bakit? Tsaka ka-Facebook. Nagkaroon siya ng kachat na. Kaya mag-ingat po kayo, no? Pag ginamitan kayo ng mga kachat ninyo, hindi nyo alam. Kaya sa totoo lang, hindi nyo alam, mamaya may black magic sila. Binabalaan ko lang kayo. Sinasabi ko lang sa inyo. Mamaya, mahilig kayong makipag-chat dahil aliw na aliw kayo. Mamaya, hindi nyo alam, bina-black magic na pala kayo. Sulong pa rin kayo. Paano nyo mararamdaman yun? Totoo yan. Sapagkat may kaganapan ng ganon. Na exorcist. Kaya, lalo na yung mga mahihilig sa mayayaman, pagka napangakuan, totoo yan. May nagkwento, storyang totoo yun, may dumulog. Foreigner daw po, naging boyfriend niya. Yung pala, hindi naman niya, hindi pala naman talaga siya mahal at gusto lang siyang, naku po, o pagkatapos wala na. Paiyak-iyak ka ngayon. Uy, ba't natangay ka sa pangako? Lalo na sa mga, ano, mabilis namang gumawa sa ganyan. Oh, di po ba? Eh, dahil yung iba, foreigner ka, foreigner. Mahilig sa ganon. Eh, ito lang nakaraang, ano, may dumulog sa akin eh. Kaya lang po, hindi ako mapagkwento talaga at di dapat ikukwento. Pero para paalala, foreigner. O, di siyempre, bigay, ah, bandang huli, inuutangan na ng, ano, o, dahil, ayun, nagkagulo sila. Wala na. Ay, ba't kaya ganyan tao, no? Ha, ba't kaya ganun? Panginoon ko at Diyos ko, mangyayari ba yan sa tao kung hindi mapaghangad? Ano po? Eh, sa mga kakilala nyo lang eh, hindi na kayo mawawala ng kachat eh. Eh, lalo na po kung ako. Ah, sa totoo lang, bilang apo kunching, kaya nga hindi na ako nag-ano ng mga pasok, pumapasok, di ko na pinapapasok yung mga. Di bali nang di na ako nababati pag birthday ko, pag Christmas, pag ganyan, yung may okasyon, di bali na. Hindi na kailangang makita dun sa profile ko, maraming bumati sa akin. Di bali na. Kaysa nasasamahan ng hindi maganda yung aking. Kasi, nag-Facebook po ako, hindi akong gumawa ng Facebook ko. Naalaman ko may Facebook ako, taon ng binilang. Almost 2 years na may Facebook ako bago ko ginamit yung Facebook. Kasi hindi pa ako napag-aatasan noon. At nung ginamit ko naman, eh marami pong nagko-comment, nag-ano na, hanggang sa dumami ng dumami. 5,000 plus yung isang profile, kaya hindi na tayo makatanggap, ano? Hindi na tumatanggap. So, kaya gumawa ng panibagong profile. So, ang ginawa ni Arlene ngayon, para makita yung katalagang dun sa dalawa na yon, yung hindi magkaparehas, inalis niya na yung nandun sa isa para nakikita ngayon kung sino yung talagang bumabasa na lang na nakikinabang. At yung mga nagahangad lang na, alam niyo po, may makikipag, hi, Miss Beautiful. Ha, sabi niya. I want to know, eh? English, English pa. Eh, hindi ako marunong mag-English.
buray mo yan. Sabi ko, hindi ako nag-Facebook para makipag chat. Hindi ako nakipag-Facebook para maganap ng pera. Hindi ako nakipag-Facebook para galugarin ko yung chismis sa mundo. Kundi nagtala ako ng Facebook, nagtatala sa Facebook para may pakinabangan sa banal na aral ng Ama. At yan po ang pawang katotohanan. Kung lingkod ka na, hindi ka na mahilig sa mga ganyan-ganyan. Totoo yan. Ang hahanapin mo na lang kung papaano ka makatutulong sa kapwa mo para malisya sila doon sa ugaling sanlibutan, hangaring sanlibutan. Ngunit nakakapagtaka, lingkod ka ng Diyos, bakit mahilig ka pang... At sa totoo lang po, hindi ko sinasagot yung mga may pinapasok na limbawa, huwag mong buburahin ito, suswertihin ka eka. Nasaan doon ang swerte? Kahit ba 10 beses mong 20 taong ipinorward mo yan, kung wala ka sa katotohanan at hindi totoong pagpapalain ka ng Diyos, maubos lang yung oras mo doon. At maging yung mga text-text, hindi rin ako tumatanggap po niyan. Hindi ko binabalik sa kapwa ko. Bakit? Eh, magsasayang ako ng oras doon, magpasa, wala naman sa puso ko. At sayang yung load, di ba? Peso-peso rin yun. Eh, kung hindi naman smart to smart, sun to sun, kung sun to globe pa, aba, hindi lang piso, no? Eh, kung abroad pa, aba, lalong mabilis. Kaya, di po ako nagmatanggap noon. Bakit? Kahit yung sinasabi pa yung sa manawag, yung sa ganyan, Panginoong Jesucristo, hindi po ako. Sapagkat natutunan ko na yung kalooban ng Diyos kung paano yung gusto niyang mangyari, di po ba? Tsaka alam naman ng Panginoon yung nasa puso mo. O kung ginawa mo lang yun, pinasa-pasa mo sa kapwa mo dahil natatakot ka lang. O ba't ka matatakot? Wala ka namang ginagawang masama. Paano mangyayari sa'yo yun? Hindi mo lang ipinasa yun? Kung 10 o 20, may mangyayari sa'yo. Bakit? Ba't may mangyayari? Ang Diyos ang nagpapangyari at nagbibigay pangyayari. Kinikilala mo siya, nananalig ka sa Kanya, hindi mo lang na-forward yun, may mangyayari sa'yo. At pag pinorward mo naman, pagpapalain ka, mayroon kang magic. Hindi totoo yan. Mga minamahal na kapatid sa Ama, manapa, pag ang nag-text sa'yo ay ano po ba ang dapat gawin, ganyan. Kung alam mo, sagutin mo. Subalit kung hindi at magmamagaling ka lang, ay bay, huwag mo rin sagutin. Kaya kapag may tanong naman po sa akin at wala akong oras sumagot, pag nabasa ko at kailangan, pag dinulog ko at may binigay sa akin para ipahatid ko, ayun. Tsaka sa totoo lang po talagang mapakadalang ko na lang po ngayong magbasa ng face, ng ano, cellphone, kaya paumanhin. Kasi sinasilent ko dahil lalo na po ngayon, pag may dinatal na mensahe, pag ginising ka ng alas 4 hanggang umaga na yon, natulog ka ng alas 12, paano mo pang asikasuhin yang sa cellphone? Ade, iba na yung mata mo. Baka madoling ka na. Ano po? O pag naman halimbawa, may dinatal na mensahe, ginising ka ng alas 4 hanggang umaga na yon. O paano ka pang tititig sa cellphone? De blard na. Eh, sabi naman ng Panginoon, huwag abusado, di po ba? Kaya, kung ano yung kalooban ng Panginoon, ng ating Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan, kapag siya ating sinunod, eh siguradong hindi tayo pababayaan. Sapagkat, mula sa Eklesiastiko, mapalad ang taong hindi nadudulas sa pananalita at di binabagabag ng kanyang mga sinabi. Mapalad ang isang taong hindi sinusumbatan ng kanyang sariling budhi at hindi nawawala ng pag-asa. Buhay ba ang Diyos?
Sinabi mo pagkatapos, iniisip-isip mo, ba't kaya nasabi ko yun? Sinabi mo pagkatapos, hindi ka makatulog. Kung wala kang sinasabing hindi dapat ikatulog, wala kang buding iiral sa puso mo, takot at pag-aalala. Kaya kuminsan may nagkakasakit sa nervyos. Totoo lang po. Kaya may mga pasyenteng hindi na makali. Nervous breakdown. Siya nagmula yun. Kaya gusto ng Panginoon, laging payapa ang isip. Ayaw naman makinig ng tao. May sarili silang isip. Aaralan mo. Para hindi ka nagagalit, huwag kang masyadong mapag-isip. Para hindi ka naiinis, huwag naman lagi ang tinitingnan mo yung mali. Tama, tingnan mo yung mali, ituwid mo. Kung makikinig, salamat. Pag hindi, di panalangin mo. Tama po ba? Ngunit, hindi nyo makakayanan yan pag wala ang banal na espiritu. Sapagkat siya lamang ang nagtuturo noon sa'yo. Siya lamang ang magtitimpi ng sarili mo. Kaya kapag nasa pagkatao ka, doon mo makikita, balisa ka. Nag-aalala ka, nag-iisip ka, at kapag dumarating na yun sa'yo, ipikit mo na ang mata mo, sabihin mo, Diyos ko, payapain mong isip ko. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, sige, may tatanong ako sa inyo. Lahat ba ng nakikipagpresisyon, taimtim na humahakbang at nananalangin? Hindi. Kaya hindi lahat ng nagsakripisyo nakakamit ang pinagsakripisyuhan. Kung minsan nga kasama sa presisyon, pag-uwi masakit ang ulo, pag-uwi masakit ang paa, kasi wala sa puso. Kaya kung gagawa kayo ng isang sakripisyo at tutup din nyo ang isang sakripisyo, siguraduhin nyo ang ginagawa ninyo ay nasa puso nyo at tapat kayo sama. Kaya halimbawa, umakyat kayo ng groto, mahaba ang hagdanan. Oh, ang bilis mo umakyat. Pagdating mo naman dun, kung ano-anong iniisip mo. Kaya lang hindi ka nasaktan, eh hindi mo pa nararamdaman yon. Eh pag umuwi ka na, napagod ka, maninisi ka pa. Sasabihin mo, huh, kasi ang taas eka ng inakyat ko. Isang daan ekang baitang. O sino may kasalanan yan? Ang Diyos ba? Kapwa mo ba? Ikaw ang gumusto niyan. Kung gagawa kayo ng isang sakripisyo, kailangan bukal sa puso nyo at tapat sa puso nyo para pakinabangan nyo yung sakripisyo nyo yung ginagampanan. Ngunit kung nakikihalahala lang kayo, ano pa buwa yung ibig sabihin ng halahala? Gaya-gaya. Ano? Gaya-gaya. O sige, huwag namang masasaktan. Lahat ba nang nagsisimba? Totoo yung pagsisimba. Kaya nga, pag-uwi, wala rin nangyaring pagbabago. Dahil walang tinanggap. Walang tinanggap. Ano tinanggap mo kung wala kang natanggap? Kaya walang nagbabago at pagbabago. Kaya dapat, kapag kayo ay sasamba, dudulog o mananalangin, siguraduhin nyo, nilinis nyo muna yung puso nyo para makatanggap siya. Pagdating nyo sa dambana o lumuhod kayo kahit saan dako, sapagkat madadama nyo ang Diyos na tinatawagan nyo. Buhay bang Ama? Kaya hambing sa pagmamahal, kaya ka nagluluto ng pagkain para makakain yung minamahal mo. At dahil mahal ka rin niya, kahit napagod ka, hindi mo naramdaman ang pagod. Masaya kayong kumakain sa niluto mo, di ba ga? Ngunit pag hindi mo mahal yung nilulutuan mo ng pagkain at galit ka,
Sigurado, hindi madadama nung pinagluluto mo yung pagmamahal mo. At bakit may taong ganyan? Walang pinaiiral kundi ang sarili niyang katwiran. Matuto kang makinig sa kapwa mo at damhin mo yung damdamin niya nang marinig din niya ang damdamin mo at madama niya kung sino ka. Ngunit kung alam mo lang damhin ay ang sarili mo at sarili mong katwiran ng pinaiiral mo, kailan ka makatatagpo ng tapat at totoong tao sa iyo. At yan ang pawang katotohanan. Kaya, kung tapat ka at nakikipagtapatan ka kahit kanino, sigurado may ilalapat ang ama sa iyong tapat ding tulad mo. Hindi lahat ng makakasama mo ay huwad sapagkat bibigyan kanya ng katulad mo sapagkat yun ang ganti niya sa iyo. Kaya may huwad mang kasama ka na nakakasama ka, may tapat naman totoo sa iyo. Sigurado yan, itaga nyo sa bato. Sapagkat kung hindi mangyayari yan, sino pa maglilingkod? Kaya ang nais ng ama, pag naglingkod kayo, magpakatapat at magpakatotoo upang hindi man maniwala at tumanggap sa inyong lahat, ang amang nakakakita ng katapatan at pagiging totoo nyo, magbibigay siya ng pampagala sa inyong lahat. Kaya, sabi nga, sumunod ka sa akin at sundan mo ang aking mga yapak. Kung naunawaan nyo yung salitang iyon, gagawin nyo yung isang tunay na halimbawa ng nag-aakay sa inyo para sumunod sa kanya. Ngunit kung gusto nyong ipasunod sa kapwa nyo at sarili nyo na may hindi nyo sinusunod ang nag-aakay sa inyo, sino rin ang magpapakatotoo sa inyo at susunod na totoo? Wala. Kaya nakikisama-sama lang ding tulad mo. Kaya nahihirapan ka, napapagod ka, sapagkat hindi mo nadarama ang katapatan sa puso mo. Ngunit kapag nadama mo ang katapatan at pagmamahal ng ama sa puso mo, kahit na napapagod ka, walang kwenta. Walang silbi, walang kabuluhan, hindi nakamamatay at nakapagbubukol ang pagal na katawan. Ang nakamamatay, ang hirap ng pag-iisip. Kaya tandaan ninyo, napagal man ang katawan mo, kung masaya ang puso mo at malinis ang isip mo, napalalakas ang buong katawan mo. Nang malinis na isip mo at mabuting damdamin mo. Kaya humiga ka lang at pumikit, pamiyamiya, wala nang pagod ng katawan mo. Ngunit at pasubali, kung pinipilit mo lang ang sarili mo, at walang pag-ibig ang ginagawa mo, mahihirapan ka tao, masasaktan ka tao, sapagkat wala ka ng dinama, kundi sarili mong damdamin. Damhin mo ang ama, at ipasok mo siya, tanggapin mo siya, di mo mararamdaman ang dulot ng kapwa mo. Sapagkat ang nadarama mo, ang gawa niya sa'yo. Buhay bang ama? Kaya kung lahat lang ng tao ay makikipagtotoo, pasubali nga, walang masasaktan ang damdamin bilang tao. Pagharian kayo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya lamang, habang inuulat mo yung magpakatapat ka, sinusubukan ka kung saan ka matapat niyan. Habang inuulat mo yung magpakatotoo ka, sinusubukan din kung paano ka magpakatotoo. Ngunit, kung nasa puso mo ang ama at nasa isip mo'y aral niya, yaon ang nangingibabaw at nananaig sa'yo, kaya wala pa rin silbi kahit sabi ng kapwa mo, belat mo. Alam kong may magagawa. Subalit, pag umiral ang pagkatao mo at sinabi sa'yo ng kapwa mo, Ano ba rin? Ganti-ganti lang yan, wika nga ng tao. Subalit sa ama, ang sabi niya ay maliwanag. Huwag mong gantihan ang isang baluktot, kundi yunat mo ng matuwid. Buhay ba nga ma? Ano ang igaganti mo?
baloktot bang isip na tulad niya? Hindi, ang mauunat at inunat na isip ng ama. Kaya ipakita mo, lingkod ka nga niya. Buhay ba ang ama? Eh kung naglilingkod-lingkuran, eh talagang di mo magagawa yan. Mahirap gawin yan. Sapagkat mahirap magmaang-maangan. Sandali ka lamang. Madukal. Mabungkal. Sabi nga, binaon mo yung piso. Walang nakakakita, pero mababaw. May nagdaan na tison. Ay, may piso pala rito. Dahil mababaw lang. Ngunit kung malalim yon, kahit sino magdaan, hindi matitison. Buhay ba nga na? Talinghaga lamang yan. Ano ibig sabihin? Kung mababaw lang ang Kristo sa puso nyo, may nagdaan lang langgam na wala na'y kabanalan. Alam kong may magagawa ang Ama. Dahil sa langgam, nagmura ka na agad. Kaya yun ang patuto. Mababaw ka. Mababaw ka pa. Pabungkal mo pa. Pabaon mo pa. Nang lumalim ng lumalim. At di kaya yan ang kapwa mo. Hindi yan kaya ng sarili mo. Ngunit ang Espiritu Santo, mapapalalim ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya nga kapag ang tao'y nahihirati sa ginagawa niya at nalilibang sa kanyang ginagawa at aliw na aliw siya bilang tao, patay ka na dyan. Mawawala na pinundasyon sa iyo ng Ama. Hanggang sa hindi mo namamalayan yung kakadangkal, walang-wala na. Kaya upang huwag mawala yon, ipangalaga. Pag-aalagala ka, hindi mo naisip yung mawawala. Dapat kahit tiyan ka man magtungo, ang binigay sa'yo at tinanim na sa'yo, huwag mong pabayaang mawala't mabunot. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Ang kabanalan, hindi nakukuha sa libro. Kahit 10 libro pa, iba't ibang version ng Bibliyang basahin mo, hindi mo yan mapapagtunan ng talino. Mapag-aaralan mo kung magaling kang magmemorya. Subalit hindi yan ang daan para tumalino kang mula sa Ama. Tandaan mo yan, tao, wika nga niya. Sapagkat ang karunungan ay mula sa kanyang kapangyarihan, kaya kahit isang Biblia lang ang binasa mo't nakatatlong pahina ka, tinanim mo sa puso mo't siya ang nananaan sa'yo, walang kapantay na talino na yan sa'yo sapagkat siya'y pumapasok ng buong buo sa pagkatao mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari
manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, maraling umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Ipiliin niyo yung bulok, huwag niyo nasama. Ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Bulok. Alam kong may, bigyan mo Cecilia, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Dinalang-dalang ng awitin, pinahina-hina na, dahan-dahan ang sinasabi. Mayroong magandang parang dinidetalye ng unti-unti. Hindi pa kaya ito maunawaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Lagi niyong tatandaan, kapag mayroon ka ng maraming iniisip, isipin mo na yung awiting ito.
mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Kapag nanghihina ng loob mo, alalahanin mo na yung sinasabing, hinihintay ka ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Sino ba yung Ama mo? Ang awiting ito'y, alam kong may magagawa ang Diyos. Diba siya ang Diyos mo? Kaya nga, lagi mong itatak sa isip mo. Kung mayroon kang hinahanap na magbago, eh dulog mong walang patid ito sa Ama mo. At ikaw rin ay magbago sa ugali mo. Buhay ba ang Ama? Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan. Sadyang napakahirap kapag nanaig ang pagkatao mo sa kapwa mo. Habang nakikita mo yung kinainisan mo, gusto mong tirising parang kuto. Ngunit kapag wala kang damdamin, na tinitimo mo sa puso mo yung mga naririnig mo at nakikita mo sa kapwa mo, kahit saan mo siya masalubong, magagawa mo siyang ngitian. Boy ba nga ma? Sapagkat dito nagmumula ang malinis, hindi sa nguso. Sapagkat ang nguso kailanman ay hindi magiging malinis dahil ito'y pinaggagalingan ng laway. Boy ba nga ma? Ngunit ang puso, ang maruming puso, malilinisan na ganap. Kapag pinapasok mo na ang maglilinis nito, maghuhugas ng lahat ng karumihan at kasalanan mo. Pagharian kayo. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng ligaya at kasiyahan, kakontentuhan, upang ang bawat araw maging ganap sa inyo ang liwanag na dulot ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Net karamanayahanam. Buhay bang Diyos? Sige, pag-aralan nyo lang po, no? Sa buhay ng tao. Halimbawa, sa buhok lang, hindi naman nawawala yung mukha niya, yun pa rin yung mukha niya. Pero sa gupit ng babae o maging sa lalaki, mayroong bagay sa kanya. Tingin mo'y gumwapo, tingin mo'y gumanda. Tama ba? Pero yun pa rin ang mukha niya. Hindi na iba, hindi na babago. Mayroong gupit na pangit, hindi niya bagay. Sa yung tingin yun, doon naman sa may gusto, kahit pangit, para sa kanya, maganda. Ano ibig sabihin? Pag gusto ng tao, wala na magagawa ang sinasabi mo sa kanya. Sapagkat, yun ang gusto niya. Ganun ka rin, isipin mo. Kung ganun ka rin, huwag ka masaktan, huwag ka masakitan, ugali mo yan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mahirap sa tao, ang mali sa kapwa-tao, paparatang bibintang sa kapwa-tao, eh ba't ikaw? Yung ayaw mong mangyari sa iyo, maliwanag na nakatala sa banal na aklat. Huwag mong gawin ang di mo gusto sa kapwa mo. Oh, mapaghanap ka. Halimbawa, gusto mo, pinapansin ka, ikaw naman, di ka pala pansin. Gusto mo, inamahal ka, ikaw naman, di ka mapagmahal. Gusto mo, nilalambing ka, hindi ka naman marunong lumambing. Gusto mo, pakinggan ka, ikaw naman, di marunong makinig. Aba, ganti-ganti lang, sabi ng demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, ang Ama, hindi niya sasabihin yan. Wala siyang sasabihin ganon. Sapagkat matuwid ang aral niya, matuwid ang salita niya, matuwid siyang totoo. Kaya, kapag nasa kanya ka, kung anong di mo gusto sa kapwa mo at nakita mo, wala lang. Hindi katulad nung wala ka sa kanya, bawat makita mo, nakapag-ingit-git, nang gigil-gil ka, sabi mo, buhay po ba ang Diyos? Ewan ko lang,
Makaupo sandali. Naranasan na ba ninyo ang kahit anong pilit niyong gawing mahalin yung kapwa niyo, hindi niyo matutunang mahalin? Ha? Naranasan niyo na ba yan? Aminin. Aminin. Bakit? Lalo na kung di mo naman kaano-ano't nakakaasar talaga siya, no? Aminin po natin yan bilang tao tayo. Sadyang hirap. Ngunit alam niyo po ba, pag nasa Panginoon ka na, at talagang siyang nagahari, nako, matatanggap niyo po pala. Totoo po yan. Masasabi mo pang, kawawa ka naman. Dahil kaya ka naaawa sa ugaling niya. Buhay bang Diyos! Hindi ka naiinis. Naaawa ka. Totoo po yan. Subukan nyo lang. Hindi ka maiinis. Maaawa ka. Sapagkat ang kinaaawa mo, kung ang nararamdaman mo lang ay nararamdaman niya, disinsanay, hindi siya tulad ng isang asal hayop. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya hindi kayo magagalit. Maaawa pa kayo. Yan ang pawang katotohanan. Maaawa kayo. At yung awa na yun, pag nabuhay ang pag-ibig, matatanggap mo na siya. Sapagkat naaawa ka dahil ang Ama naaawa sa Kanya. Buhay bang Diyos? Kaya tanda ninyo, bawat araw, lagi niyong hilingin, panalangin niyong walang humpay, Panginoon, ako naway pangunahan mo. Panginoon, sa tuwing ay tulungan mo ako. Panginoon, ibigay mo ang isipan ko. Sa tuwing ay mabuti ang maisip ko, Panginoon, huwag mong tulutang mawalay ako. Panginoon, kung marapat na sa puso ko ay manahan, huwag mong pahintulutang damdamin ko ay masaktan upang di ako mahirapang tuwira. Panginoon, ako ay tulungan mo. Panginoon, huwag na akong mawalay sa'yo. Pagkat ako'y naririto bilang anak mong makasalanan sa mundo, sa isip at damdamin ko bilang tao'y ayaw nang balikan ko, pagkat ala na ako, walang-wala na akong nasa, kundi masumpungan at ika'y maramdama at tuwirang sa'king ganap na manahan. Panginoon, lingapin mo ang katawan ko upang lubos kitang madama sa puso ko'y manahan ka. At huwag nung tulutan kahit saglit mawalay pa, pagkat ikaw lamang ang marapat tuwina. Panginoon, ako naway dinggin mo. Amen. Kay sarap bigasin ang tama't tumpak. Na hindi mo yan maisip ganang sarili mo kung ikay nasa pagkataong nagngingit-ngit na yayamot. Kaya upang magawa mo ang gusto ng Ama sa'yo, gustuhin mo rin gawin ang gusto niya sa'yo. Sumayin niyo ang kapayapaan.
mga minamahal ko. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nakapagnilay po ba kayo? Alam niyo po, mangarap kayo, huwag lamang pera ang pangarapin niyo. Mangarap kayo na lubos niyo ring madama ang nadarama ng kapwa niyo upang kung paano niyo minimiti ang mabuti para sa inyo, di lamang ang bagay at salapi ang inaanap niyo, maibigay ng Diyos unang-una ito upang kasunod na ang lahat ng kailangan mo. Sapagkat marami siyang paraan para makapagbuhay siya ng gagamba at isang araw makita mo na lamang may sapot pala ang bubungan mo. Di mo yan nilagay dyan, ngunit nagkaroon ng gagamba. Kaya ibig sabihin, ang di mo kaya, makakaya niya. Wala ka namang binuhay na butiki dyan nang pinatayo mo ang tahanan mo. Isang araw nakita mo, sunod-sunod ang butiki. Sinong nagbigay niyan? Nakita mo bang nangitlog kung saan? Ibig sabihin, may nagagawa siyang hindi mo kaya at wala kang makakaya. Kaya ang kakayanan niya, hingin mo sa kanya na may pahagi, may bigay sa iyo. Isang araw, hindi mo alam. Nilinis mo yan. Bah, nang makita mo may langgam, saan nagmula langgam? Wala ka namang nakitang pinagdadaanan. Yan ang patotoo. Lahat ng gustong isilid ng Ama sa tahanan mo'y maisisilid niya. Kaya kung ano ang gusto mo, hilingin mo sa Kanya. Unang isilid sa iyo, damdaming mabuti ng madama mo pag-ibig niya. Isilid niyang isilid ng isilid ang lahat ng makabubuti sa puso mo. Para nang sa gayon, lahat din ang maganda at mabuti sa isip mo ang maitala at wagang kung ano-ano. Buhay ba ang Diyos? Walis ka ng walis! Walis ka ng walis! Wala namang halaman dyan. Makita mo na lamang. Mayroon na namang dahon dyan. Saan ang galing yan? Nilipad ng hangin. Kaya mo bang gawin yan? Kaya kung di mo kayang gawin yan, manalig ka. Kapag nadaanan ka na ng mabuting hangin, grasya'y kakantin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Huwag mong laging isipin ang masamang hangin, kundi laging positibo mong tanggapin at angkinin, may magaganap na maganda sa iyong buhay. Lagi mo lamang asamin, maramdaman mo ang Diyos na sa iyo'y bubuhay ng pag-asa. At lagi mong asahan, may magagawa siya. Umayo kayong may gala sa puso niyo. Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nawa, liwanag sa inyo'y mga buhay na ganap. Pwede po ba wala ng bendisyon? Maaga po akong aalis eh. Madaling araw eh. Eh siyempre liligo pa. Kaya kailangan kung alis ka na alas 4, kailangan alas 3 gising ka.